Hello guys, welcome to my vlog. This is Scarlett Dark. Ah, talaga. Hi guys! Hello, hello, hello! What's up, the people? This is Brand Damage again. And this time, alam niyo naman, pagka dito ako ngayon sa harapan ninyo, ibig sabihin, meron akong gagawin na makeup ulit at meron akong isang social climber na pagpapraktisan ko. Ayan, sa lahat ng mga nagre-request dyan, alam niyo kung sino yung pagbibigyan ko sa inyo. Si! Walang iba! Alam ko mahirapan talaga ako dito, so I'm gonna accept this challenge kung gaano kahirap yung gagawin ko. Si Scarlett Dark! My God! Ano kayang mangyayari at kaya ko bang gawan ng paraan yung mukha niya? Siyempre, maganda ako pag yung so, gagawin natin siya. Kung iba, hindi ko... My God! Parang na-challenge to niya. Kung hindi ko alam anong evolution mangyayari dito. Gagawin natin siyang evolution of man. So, siyempre ngayon, Homo erectus pa lang siya. So, bakit buntis? So, mag-i-start na tayo, guys! So, before vulcanizing his face, mag-warm up daw muna siya. 1, 2, ano ba dyan? Hello guys, welcome to my vlog. This is Scarlett Dark. Ah, talaga. And for today's video, my content is makeup. And let's start with the primer. From the movie Apocalypto. Ano ba yan? Dapat pagandahin nga, di ba? No. Akala ko mapapangitin. Wow, siwa ito. Sabi mo maganda ka na. Julia Montes ka ng Davao eh. Sabi nila, pag maganda i-enhance mo. Pag pangit ka, palalain mo. Ganun. Eh, sinong pangit? Naunan na. Yuck! Ang daming dark spots! Baho ng ano. Smell bad? I don't like the smell. Oh, di ba? Kay Uyong kasi doon. Kay Uyong. I don't know if it's proper way of applying makeup or brushing. Bahala na kayo. Basta importante is ma-spread lahat. Actually, this is not the proper. Why? Ano ba dapat? Yeah, in Quezon City proper. Bahala. Itong primer na to nawawala kaya hindi ako nakagamit kay Uyong tsaka kay Mia. Yun pala, nasa bag lang pala ni Scarlett. Ayan! Oh, so kanya ko lang nagamit. Ang gastos naman nito sa ano? Ang gastos niya sa foundation. Anong tawag nito? Base to, diba? Max Factor. Max Factor pa ito. O, oh, diba? 3-in-1. Former concealer, a foundation in 1. O, oh, diba? Hindi ko ayaw nyo ng Max Factor, the X Factor. Ay, sarado na pala. Sorry. Iyak na naman yun si Brenda. So ayan, ituloy-tuloy na natin ang pagpalitada sa kanyang mukha. Ayan, libuti natin lahat para mawala yung mga spray texture sa kanyang mga pesla. Kinain niya. Nakita niyo naman, hirap na hirap ako at kailangan ng bonggang-bongga talaga. Ang gastos pala talaga nito sa foundation. Second, ito naman para kasi foundation naman siya. Medium beige. Matte foundation siya. Ano siya? BYS. Since pareho kami ni Scarlett na acidic, lagi mag-powder. So dahil negro siya, ang gagamitin natin ay something like para lumito yung kulay niya. Hindi na natin pauusuin yung mga light pink, orange, kung ano-ano. Ang gagamitin ko sa kanya ay green. Green tsaka blue. Combination of green tsaka blue. Then let's start the eyeshadow. Ayan po napili ko sa kanya. Green with blue touch. Para mas lumitaw yung pagiging negra niya, mas maganda yung glittery. Ayan, hindi kasi bagay sa kanya yung soft kasi nga kagaya ni Uyong, ang hard din ang mukha niya. Ganon. Kaya dapat hard din. Tapos, para mas mag-blend yung eyes niya upper tsaka lower, lagyan natin sa baba. Dark sa may outside para mas ma-emphasize yung kinda pa-emphasize para kumapit.
So nilagyan ko siya ng black sa may both gilid para mas ma-emphasize o mas lumaki talaga yung mukha niya o mas makita talaga yung ano, tapang ng kanyang mukha, di ba? Ewan ko, kaya nabala mag-adjust. Tapos nilagyan ko siya ng eyeliner na black dun sa may eyelids niya. Talagang para talagang makita talaga yung buhay na buhay yung mata niya. Kaso, namula lang yung mata niya at ang sakit daw. Ang tagal tumalab, kaya nilagyan ko siya ulit ng powder na lang na eyeshadow. Then, nakita natin yung kilay niya kasi sabog. At nakita niya naman yung kilay niya. Medyo malungkot, di ba? Yung kilay niya, hiwalay tsaka pababa yung dating. Kaya ang hirap. Pangit na mukha ni Scarlett talaga. Tapos nilagyan ko pa siya ng liquid foundation doon sa kanyang kilay para mas ma-emphasize yung design. At syempre, tuloy-tuloy na tayo. Lagyan din natin siya ng tungkil-tungkil. Ayan, ang liquid eyeliner. Para mas buhay na buhay talaga yung mata niya. Maiba talaga yung mukha niya. Ayan, pahoror na po ng pahoror. Ganyan. Ayan, tapos na tayong mag-highlight sa kanyang kilay. Ngayon naman, lagay na naman natin siya ng eyebrow shading. Ayan. At ito naman, dire-diretso na tayo ng contouring. Ayan. Contour-contour muna. Sibika at kontura. Iko-contour natin siya kasi nga yung mukha niya kanina ay mukhang Jabawokis, ang puti. So sinadya ko yon para naman matakpan yung mga tsururot. Ngayon pag naglagay tayo ng contour, mas makita talaga yung diferensya at design ng kanyang mukha kung saan banda. Ayan! Pisti, naguhugas si Uyong ng plato. Huwag ka muna dyan, Uyong! Patay mo muna yung gripo. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pag-blend ng kanyang contour. And, oh, feel na feel talaga niya. Oh, pack! And ito lang muna yung upload ko ngayon. Seryoso ako kasi gusto ko talagang gumanda sa ngayon. Yeah, thank you for always watching our videos and social climbers. Ayan. God bless you. Ingat guys. Thank you. So nakita niyo kayo na nilagyan ko ng concealer yung kanyang kilay. Ngayon i-blend ko siya. Tapos lalagyan ko na siya ng shining shimmering. Ilalagay natin para mas lumitaw, di ba? Oh, pack. Pack, parang bangos. Tapos lagyan natin siya ng muta-muta kagaya kay Uyong. Ganyan. Tapos lagyan natin ng concealer ang kanyang under eye kasi para matakpan yung kanyang mga eye bags na tinatago. Ayan, yung mga chirurot eye bags. Isama na natin yung nose line para mas ma-emphasize talaga yung linya. Ganyan. Tapos lagyan din natin ng shining shimmering ang kanyang ilong para pong kabak-labak. Back! Diba? Ilagyan na natin yung false eyelashes para bonggang-bonggang kanyang mata at buhay na buhay. Pak! Para pagdilat niya, ready. Pulang-pula na. Positive! Ayan. Siyempre, lalagay natin yung blush on niya. Yung blush on na nilagay niya, yan ay medyo lighter. Tapos, hindi ako nakontento, nilagay ko ng konting darker para mas lumitaw talaga yung kanyang pula. Oh, diba? Sabog na sabog ang mukha ni bakla. Pak! Tapos, siyempre, dahil oily siya, lagyan ulit natin ng loose powder. Siyempre, lagyan natin lang powder tapos i-blend natin yan siya. Oh, don't worry, kumapit na lahat ng mga nilagay ko sa kanya. Kaya ang loose powder para lang yan papawala sa mga oiliness and mga spooky tick. Ayan, pahiran natin yung mga nilagay natin na concealer sa kanyang under eye para mag-blend siya lahat-lahat. Patapos na siya sa lipstick na tayo. Hirap na ako sa lipstick talaga. Nagkamali pa nga ako kasi nilagyan ko siya ng lighter. So siya, lalong tuloy siya ng mukhang janitor fish. Pero mas bagay naman sa kanya yung mga ganyan-ganyan. Pag nag-makeup siya, mas maganda yung ganyan. Pag glow in the dark talaga, makikita yan, sabog na sabog yung nguso niya. O, diba? Sus, kung ikaw makakalips to lips nito, sakop pati ilong mo. Nagre-reklamo siya kasi hindi daw pantay yung kilay niya, tabingin niya. Tsaka nag-worry ako kasi sobrang laki ng bunganga niya. Doon na-focus, hindi na na-focus sa eyeshadow niya. Kaya ang ginawa ko, kumuha ako ng makeup na pang-contour sa kanya at nilagyan ko ang both side ng line ng kanyang nguso para medyo lumiit na tingnan. Tingnan mo, diba? Pinaliit ko konti. Nilagyan ko ng dark yung pang-contour para matakpan yung mga pinaka-edge ng kanyang nguso. Kasi ang laki na kasi niyan kasi hindi kasi siya nagbabayad ng booking sa lalaki kaya laging nasasapak. Ganyan! Yan, lagay ulit natin siya ng loose powder. Pak! 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 Diba?
So, tapos na po siya. Kagaya sana kay Uyong at saka kay Mia, akat sana kami sa taas, magbihis, tas magrampa-rampa. Eh, tamad si bakla kasi ang sakit ng mata niya at naantok daw siya dahil sa eyeliner na nilagay ko. So, dyan na lang daw siya sa bahay, magbihis na lang siya ng floral. Ayan, kaya dyan lang kami sa bahay. Ang tsaka ng background, pero carry lang yan. Kahit naman saan ilagay yan, hindi talaga bagay. Antok na antok na si bakla. Pak, positive yung mukha. Oh, diba? Ah.